pinapanday na natin ang sistema kung saan talagang patas ang laban. Kung saan ang sumusunod sa patakaran ay nakakarating sa nais niyang paroroonan. Kung saan may tunay na kompetisyong nagbubukal ng pagkakataon at malawakang kaunlaran. Kung saan ang lahat ay may kakayahang panghawakan ang sariling kapalaran. Abot kamay na ang 1,000 kayang sumalo, tumarga sa mga nasa layayan. Kung saan ang bawat isa ay kumikilala sa kanyang tungkuling sa kapwa at sa bayan. Kung saan tuloy-tuloy at walang hanggang ang pakikiambag at sama-samang pag-angat ng sambayanan. Papalapit na po talaga tayo sa minimiti nating kinabukasan. Kung saan nagahari ang katarungan at tunay pong walang maiiwan. Ito ang resulta ng reforma at ito ang ipinaglalaban natin at patuloy pang ipinaglalaban. Hindi ang pagpapanatili ng nakasanayan, kundi ang pagbabago ng sistema para makinabang ang lahat. Mga boss, binigyan ninyo ako ng pagkakataong pamunuan ang transformasyon. Kung hinindihan ko ang hamon na inirap niyo sa akin, para ko na rin sinabi na tutulong akong pahabain ang inyong pagdurusa. At hindi matim ng konsensya ko yun. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking amatina. At ang lahat ng inalay nila para sa atin. Excuse me po. Hindi po mangyayari yun. Sa paghakpang natin sa tuwing dadaan, pinili ninyo ang mabuti at ang tama. Tumutuo kayo sa akin at ako naman po ay tumututuo sa inyo. Ang transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa natin permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong excuse me po, lakas ng isa't isa, patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. Alam po, alam po ni Vice President na noong 1987 magkasama kami, may kudeta. Naambos po tayo doon. At tapos noon eh, pangalawang buhay ko na po ito. Hindi natin maiwasan mag-isip sa mga binubunggo natin. May araw kayang pagsampan ng tablado, eh ito na ba huling araw? May magtatagumpay pa maglagay ng bomba? Magtatagumpay pa yung mga maitim na balak ng ating pumakatunggaling gusto tayong ibalik sa maling kalakalan? At kung dumating ang panahon po yun, at natapos na po yung ating pangalawang buhay, masasabi ko bang okay na rin? At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata, sa lahat po ng inabot natin, ako po'y masasabing kontento na ako. Kontento na po ako dahil panatag ang kalooban ko. Naku ako po'y mawala na dito. Marami po ang magpapatuloy ng ating tinaak na
baka yun lang po talaga ang papel ko, umpisaan to. Nandiyan po ang mga taong tulad ni Cardinal Chito Tagle at ni Ka Eduardo Manalo, at tulad ni Brother Eddie Villanueva, Father Catalino Arevalo at Father Jet Pilirin, at ni Bishop Jonel Milan, at si Sister Agnes Guillen at May Salvatierra. Sila po sa sektor ng relyoso, tuloy, itutuloy nila ang ating pong sinumulan. Meron pong Aris Alip ng card na magtutuloy sa kanyang ambag sa pamamagitan ng microfinance. Nandiyan pong isang Alice Murphy at ang kanyang mga kasamahan sa Urban Poor Associates na talagang tutuluyan ang pangangalaga sa ating pong mga informal sectors. Nandiyan po ang ating mga sundalo at kapulisan. Talagang araw-araw naman po pinipilit gawin ang tama. Tulad ng ating bagong Chief of Staff, ating mga service commanders, mga sundalo ng Light Reaction Battalion at ng JSOB. Nandiyan rin po, siyempre, hanay yung pinanggalingan ko, mga politiko. May duda ba na dadalhin tayo ni Senate President Franklin De Leon at ni Speaker Belmonte sa tamang landas?